Narinig niyo na ba yung kasabihang blood is thicker than water? Ibig sabihin, mas matimbang ang kadugo. Pero kung minsan, mas bagay yatang mas makapal ang kadugo. Naku, gaya na lang na nangyari kay Javier na mismong kadugo ang sisira sa kanyang pamilya para lang masarili ang inaasahang mana. Magtagumpay kaya ang maitim na balak ng kapatid niyang si Martina. Nako, yan ang susundan nating kwento dito lang sa Tanan. Hindi maabot ang tagumpay na ito ng Fortuna Hotel. Na being number one hotel of the country. Even toppling down our biggest competitor, Terra Dorato Hotel, kung hindi dahil sa aking soon-to-be wife, Dolores. Dolores has become the heart of this hotel. Tama si Javier, Dolores. Ikaw ang nagsalba ng hotel na to. Napaka-humble lang po ni Javier. Tumulong lang po ako. Tagaluto lang po ako noon. Tagaluto at nagpasarap sa mga pagkain sa hotel. Kaya sumikat ang Fortuna Hotel. Cheers! Oh, kain na tayo. Una kayo. I'm sorry, Dolores. I didn't see you coming. Kasi hindi ako sanay na bigla-bigla ka sumusulpot eh. Okay lang, Martina. Papalinis ko lang. Pati kaya ikaw ang maglinis? You know, diba? Kawain mo naman dati to. Dati ka naman katulong dito sa hotel namin. Hey, Martina. Don't make a scene. Huwag mo sirahin sa celebration na to. Yung babae na yan na sumira ng pagiging magkapatid natin, alam mo ba yun? Yung gold digger na yan. Stop it. Magiging asawa ko si Dolores at magkakaanak kami. Ikaw, empleyado ka lang dito. Kapatid mo ko. Dugo at laman. Hindi katulad niya. Yung social climber, gold digger ang buhay, ha? Arsene! Arsene, enough! Hindi ko hahayaang astusin mo si Dolores dito. Sige! Sige! Hintin mo pa to. Martina, tama na, Martina. Lalo mong pinapasama at tingin sa'yo ng kapatid mo. Tigilan mo na yun. Ano ba? Lagi mo na akong kinukontra. Pupunta. Sandali. Bakit lagi kita nakikita dito? Sino ka? Ha? Anong kailangan mo? Spy ka, no? Spy ka ng kalabang hotel namin? Ha? Umamin ka? Di po. Dati akong nobyo ni Dolores. Gusto ko lang makita kung gaano kalayo na narating ni Dolores. Alam ko na. Alam ko na kung paano sisirain si Javier at Dolores. Hey! Manuel! Dolores, amin mo na, Dolores, hinahanap-hanap pa rin ang dati mong buhay. Hindi ka na ba bagay sa mundo ng mga mayaman? Tayong dalawang dapat magpakasal. Ano ka ba? Naihibang ka na ba? Tapos na tayo dahil niloko mo ko. Bastos ka! Kung meron man ang pakakasalan, si Javier yun. Dahil si Javier ang mahal ko eh, hindi ikaw! Okay ka lang ba, Dolores? Gusto mo tumawag ako ng barangay? Hindi na po, Manang. Aalis na siya.
sabihin ito? Ano to? Saan mo nakuha to? Teka sandali, magpapaliwanag ako. Papaliwanag? Aliwanag na nga ng mga litratong yan, ha? Siliwanag ng panluloko mo sa kapatid ko? Hindi. Javier, si Manuel yan. Tapos na kami niyan. Hindi ko nga alam kung bakit bigla na lang siya nagpakita, eh. Ibig lang sabihin, hindi pa tapos ang relasyon nila, Javier. Siya man ang preba? Ito. Tingnan mo, preba. Naglalabas-masok dito yung lalaking yun. Dito sa hotel natin. Javier, malay mo kung anong ginagawa nila ni Dolores kapag wala ka. Martina, maawa ka naman! Hindi ko magagawang lokohin at saktan ng kapatid mo! Hindi ko rin kaya masasaktan ng kapatid ko. Kaya nga pinaimbestiga kita, eh. Javier, mabuti na lang nalaman natin na totoo bago mo pinakasalan yan. Javier! Dolores! Aminin mo! Ako ba ang ama ng dinadala mo? Ano sa pinagsasabi mo? Javier, hindi kita kaya lukuin! Awa ka naman! Dolores! Minahal kita hangit pa sa buhay ko! Paano mo nagawang lukuin ako? Hindi kita kaya lukuin! Hindi kita niluloko! Ano ka ba? Paano? Ha? Paano? Javier, makinig ka sa akin! Makinig ka sa akin! Lumayas ka na! Ayaw na kitang makita! Lumayas ka! Kita ka lang dito! Lulong mo ako! Lumayas ka! Lumayas! Javier, sandali! Sandali, magpapalipan! Wala na pwesto sa mansyon na to ang kapulang... Javier! Alam mo, narinig mo naman ang sinabi ng kapatid ko, di ba? Narinig mo, huwag ka nang babalik dito. Dahil taksin ka. Manggagamit. Hindi ka, no? Ayos ka na. Paitingin na, sandali! Pakinggan niyo muna ako, sandali! Magpapaliwanag ako! Javier! Javier! Siguro naman tama na yan. Para lumayo ka na, huwag ka na magpakita dito kahit kailan. Sige na, malis ka na. Malis ka na? Patayin kita dito, eh. Anong balita sa pinapahanap ko si Dolores? Kapag nakausap mo siya, sabihin mo, nagsisisi ko sa mga nagawa ko. Mahal ko pa rin si Dolores. Kailangan talaga mawalahan ng tuluyan yung ugnayan ni Javier at saka ni Dolores. Yung anak nila. Anong ibig mo sabihin? Yung anak nila, kailangan mawala na. Camila. Anak. Pinapangako. Para lang gumaling ka. Nagmana ka sa akin. Matatag ka. Pinapangako ko. Lahat gagawin ko. Sis, ito po yung mga kailangan nyo i-settle na bills, mga bibili gamot, and mga gagawing test pa po sa anak niyo. Kailangan na po ngayon yan. Gagawin ko ng paraan. We'll be right back.
Ito na. Ito na yung pera para sa gamot ng anak ko. Ito na. Doc? Doc, pasensya na ho na tagalan, pero andito kayo na po yung pera. Kayo po ang nanay ni Baby Camila? Opo. Ginawa na po namin ang makakaya namin, pero wala na po ang anak niya. Hope? Sinasabi niyo? I'm so sorry, Mrs. Montemayor. Iniwan ko na siya. Nasa nursery lang, nasa incubator lang siya. Ano sinasabi niya? Dok! Dok, andito na ako. Andito na yung pabili na gamot to. Mars? Dok! Dok! Sandali! Ano? Ano mo? Umalis lang ako para kumuha ng pera. Kasalanan ko kung bakit namatay anak namin yung Dolores. Hindi ko siya napagamot. Si Dolores, nasan siya? Hindi ko na po mahanap si Dolores. Umalis na siya sa tinutuluyan niya. Congratulations, Tante. Job well done. But you know what? I'm impressed. I didn't think you have it in you. Alam mo na, ang pumatay ng sanggol. Sige po, sir. Javier. Take it easy, ha? Kaya mo yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nangyari. Sana dito lang ako. Pinagbalit kita sa isang patay na sanggol sa ospital. Hindi ko na alam gagawin ko sa iyo. Tawarin mo ako, ha? Nilayo kita sa nanay mo. Tawad. Pares kayo dyan! O, ayan, yan, mami! Mami namin, walang kapares ang sarap. Siguradong mami, miss nyo yung lasa niyan. Oh, enjoy lang kayo, ha? Balik ulit kayo pagkatapos. Morning! Ano ba ang ingay-ingay mo? Wala na akong papakain sa'yo. Matutulog na ako, eh. Morning! Pusa to, ha? Oh! Nako! Baby! Sino nag-iwan sa'yo dito? Tahan na. Ha? Huh? Sige, akong bahala sa'yo. Dito ka. Sino kaya nag-iwan dito? Mukhang gutom kayo, ha? Dito kayo, dali, upo kayo dito. Oh. Anong order natin? Mami? Dalawang mami? Okay, sige. Mami. Anak, ang dami nating customer, ha? Alam mo, buti na lang pinalitan mo yung recipe ko dito. Kaya lumago yung negosyo natin. Siyempre, Toy! Maganda lang naman si Aurora, kaya dinudumog ng mga customer itong kalender niya, mga betong eh. Huh? Hoy, Inigo! Anong gusto mong sabihin? Hindi ako bagay yung magluto, hindi yan masarap. Ganda lang meron ako.
Aba. Aba, ikaw na nga lang yung sinabihan na maganda. Ikaw pa yung galit. Inigo, wag ako aga-aga. Pinapainit mo na naman ulo ko. Binubwisit mo ko. Ayan, anak. Anak, order mo lang order yung gusto mong kainin, ha? Kumain ka lang kumain. Oo nga, anak. Anin nga. Anak. Uy, Aurora. Ba't ka biglang nalungkot? Huwag mo intindihin yan si Inigo. Hindi totoo sinasabi niyan. Masarap kang magluto. Hindi naman po tungkol doon, Tay Beto. Naalala ko lang po ulit yung tunay kong pamilya. Kung natikman po kaya nila yung luto ko, magugustuhan din nila. Anak, oo naman. Sigurado ako doon, ha? Huwag ka na malungkot, ha? Sige, sige. O, teka, teka. Naghihintay yung customer. Ate, sandali lang, ha? Eto na. Javier, look at Jacob. He's doing a great job. Don't you think? Tama yung idea niya talaga maglagay ng painting dyan para mas maka-attract ng customers dito sa hotel. Diba? Javier? May sinasabi ka? Ano ka ba? Ba't parang wala ka sa sarili mo? Something wrong? Ate Martina, nakapag-desisyon na ako. Bebenta ko na tong hotel. What? Are you serious? Ate, matagal na tayo nalulugi. Tinala tayo ng Terra Dorata. I admit, it's all my fault. Nagbago ang lahat nang nawala si Dolores. So? Ano? Susuko ka na lang? Ganun-ganun na lang yon? Paano na yung pinaghirapan natin? Ha? Masasayang lang lahat? Mananatili itong fortuna ang legacy ko. Kahit hindi na ako may-ari. Don't worry. Papartehan kita nang mapagbebentahan ng hotel. Hindi! Tumigil ka nga! Anong ginagawa mo, Javier? Paano lahat ng ginawa ko sa kumpanyang to? Paano na yon? Ganun na lang? My decision is final. Alam mo, Javier, kung makukontento na ako sa barriaber na bibigay mo sa akin, kakamali ka. Sa akin, dapat lahat mapunta to. Lahat. Ma! What do you think about my work? Imbis na mag-aral sa business school para napapakinabangan ka dito sa hotel, yaw walang kwentang art ang pinagkaabalahan mo. Tingnan mo. Tinumihan mo lang. Now that I've finalized the turnover of my company, pwede ko bang malaman kung sino nakabili ng hotel ko, attorney? You'll meet her soon, Mr. Fortuna. Sa ngayon pa lang, nagpapasalamat ng bagong may-ari ng kumpanya na pumayag kang maging empleyado pa rin at consultant ng hotel. Sa hotel na umikot ang buhay ko, attorney, hindi ganun kadaling bitawan na nakasanayan. Sige po, mauna na po ako. Attorney, atin din kita. Dinig ko, diba? Tinutuo talaga ng Javier na yan ang pagbibenta sa hotel. Sabi ko na nga, be. Dapat noon ko pa dinispatsya yung magaling kong kapatid na yan, eh.
Dolores? Martina, ikaw pala yan. Hindi kita nakilala. Mas lalo hindi kita nakilala. What are you doing here? Hotel to, di ba? Lahat ba ng tao na pumapasok dito, kine-question mo? Saan ba talaga ang punta mo? Bakit hindi ka pumindot ng floor? Oh, let me guess. Mag-a-apply ka ng trabaho. Fifth floor yon. Lampas na, oh. Martina, bakit naman ako mag-a-apply ng trabaho? Nakita mo ba yung bag ko? Mas maganda at mas mahal kesa sa bag mo. Ambisyosa. Ibang klase ka talaga. Lubog na, pero abot langit pa rin ang kayabangan mo. Ano sabi mo? Ano talaga kasing ginagawa mo dito? Huwag mo sabihin, plano mo na naman landiin ang kapatid ko. Wait! Where are you going? Guard! What are you doing here? Mahiya ka naman sa mga kamiting namin. Guard! Ilabas mo nga yan. Bawal ka rito. Lalabas ka ba o kakalit ka rin kita? Mr. Fortuna, members of the board, let me introduce to you the new owner of Fortuna Hotel, Ms. Dolly Montemayor. Dolores. What? Anong kalokohan to, Bernie? Alam mo ba to, Javier? Ha? Kung pansya mo binenta ang hotel natin? Sa babae niya, yung babae na loko sa'yo nun? Si Antonio na yung pag-deal sa akin. Alam ko na, sinadya mo talaga itago ang identity mo. Kung alam lang namin, hindi kami papayag na sa'yo ibenta ang hotel namin. Hayop ka! Huh? Ah! Ang sabihin niyo, ganun na lang kayo kadesperado. Maisalba ang nalulugi niyong negosyo. Kaya hindi niyo na inalam kung sino ang bumili nito. Actually, utang niyo sa akin na nakatayo pa tong hotel na to. I can actually burn this to the ground sa lahat ng pang-aapin niyo ginawa niyo sa akin. Na mawala ng pangalan niyo sa mapa. Kahit ano, pwede kong gawin. Dolores. Javier, kamusta? Anong pakiramdam na ang babaeng dati niyong inaapi? Mas mayaman na sa inyo ngayon. Paano kayo naman? Ha? Isang dating gold digger? Social climber? Ngayon mayaman na? Bakit? Paano? Turns out to be I'm a better businesswoman than both of you. No. Hindi ako papayag. Hindi kami papayag. Hindi pwede mapunta sa iyong hotel. Javier, huwag kang pumayag. Well, pwede ko itong isole. Bilhin niyo ng doble. Siguro, oras na para ibenta mo ang kaluluwa mo sa demonyo. Ay, hindi mo ba nabibenta? Okay. Well, this meeting is adjourned. Sige, magbalik na kayo sa trabaho niyo. Sige na. Dito tayo kakain. Sumunod kayo. Ayan, yan po ang pares namin na masarap. Enjoy! Sino ang nagluto nito? Ah, yung anak ko po. Sandali po. Aurora! Siya po yung nagluto.
Napakahusay mong magluto. Salamat po, ma'am. Gusto mo bang magtrabaho sa hotel po? Nagbalik nga si Dolores, pero hindi talaga para tumulong, kung hindi para maghiganti. Pero paano kung malaman ni Dolores na si Aurora ang tunay nilang anak ni Javier? Ngayong lumiliit na ang kanilang mundo, hindi malayong lumabas na rin ang totoo. Ma? Ma! 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 Pwede na ba yun po? Huwag kang nakikipaglaglo sa anak ko, ha? Oy, huwag ako. Alam ko na yung style na yan. Na yung style ng mga gold digger na kagaya mo. Ma, Martina, hindi naman po ganun. Diyan ka bagay. Yan, sa siminto. Kaya matuto ka lumugar. Ma, tama na. Welcome back, Miss Terra Delata. Pinenta na pala ang Fortuna Hotel. Gusto kong malaman kung sino ang bagong kalaban ko.